So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, grabe yung mga pag-uusapan natin ngayon. Ang tindi nito. Isang congressman, hinahamon si VP Sara Duterte. Ha? At Ping Lacson, may mensahe sa mga baby crocodile. At ito, Gloria Mercado, bistado na. Gago! Eh, sinasabi. Gago! Eh, sinasabi ko, ito yung sinasabi ko sa kanila, wag nilang gagawin yan. Dahil talagang malilintikan sila. Ang kulit nyo eh. Ang ulit-ulit na namin pinaalala eh. Na lahat ng tumatarantado sa mga Duterte, lumalabas ang tunay ng mga baho. Ewan ko kung anong naisip nitong congressman na to na may pahamon-hamon pa kay VP Sara Duterte. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak nito eh. Pagkatapos kayong ipahiya ng leader nyo eh, ngayon maghahamon-hamon kayo. Nagmalarapi tulpo. Gago! Oo, at ang masaklap pa nito, kapangalan ko pa. At ito, mag-usapan na rin natin dito yung mga about sa video. Kaya itong video na to, no? Na curiosity ako dito. Kung ano itong nilalaman ng video na hawak ni VP Sara. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pa-pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At supportahan nyo rin po ang aking mga kasamahan, ang aking mga huya, ng mga banateros, Boss Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, and Master Judea, kay Spencer Lacalle, Boss Jojo, Brothers Traveler, Buster TV, yan, at kay Kuya Goods, at sa mga hindi ko nabanggit, so susunod na lang. So, eto na nga, dito muna tayo, eto na ta, sana, dito tayo, yan, dito muna, yan. Oh, kung may, eto si, Lola Sulisit. Pangalanan natin siyang Lola Sulisit, oo. Eto, no? Bali, may article po dito na nagsasabing babala. Huwag maniwala kay Gloria... Makapagalaroyo? Mali. Kay Gloria Mercado. Ayon kay Vice President Sara Duterte. Yan, yan. Ayon, pindutin na lang natin to para... Oy, hindi pala dito. Yan, okay na yan. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ang dating DepEd Executive na si Gloria Mercado ay isang disgruntled employee na pinatalsik sa ahensya. Matapos magsolicit ng 16 million mula sa isang kumpanya gamit ang pangalan ni VP Sara Duterte. Abangan na natin ha, bukas sa makalawa, ang daming lalabas dito. Ang daming mabibisto dito, ba't ka... Ito naman kasi si Manang eh. Manang, puriyagaba po, pero kung kailan po kayo tumanda, bakit po kayo nagkaganyan? Ang tanda-tanda nyo na po, nagpa-uto pa ho kayo. Ginagamit lang ho kayo nung kung sino yung gumagamit sa inyo. Ha? Eto, tuloy oh. Hindi dapat mabibisto to eh. Eh, nangyari, nabisto kayo na nagsusulisit po daw kayo, sabi ni VP Sara. Oh, hindi galing sa akin yan. Kay VP Sara po galing yan na nagsusulisit kayo ng 16. Baka nga may mga kasunod pa to. 16 million mula sa isang kumpanya, ang pangalan ni VP Sara ang gamit nyo. Tapos ngayon, kayo pa may ganang magsalita mapatungkol kay VP Sara. Naku po. Tuloy natin na walang pahintulot
kay BP Sara. Hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya bakit siya pinalaya sa DepEd. Ani ni BP Sara. Ano to? Inilatha or inilathala ng OBP ang sinabing authorization sa solicitation. Solicitation pala. Letter na inakusa inakusahan ni dating DepEd Undersecretary Mercado si BP Sara Duterte ang pamumudmod di umano buwan-buwan ng pera sa mga undersecretary at assistant secretary ng ahensya. Alam nyo, naano rin ako dito na dito sa statement na to. Yan, binulo na natin, ha. Na, alam nyo yung katangahan dyan? Alam nyo yung katangahan dyan? Ginigipit na nga sa budget yung ano ni BP Sara, tapos sabi mo na mumudmod pa ng pera. Sino man iniwala sa'yo, Lola? Alam naman ng taong bayan na ginigipit na nga sa budget ang itong si BP Sara. Kulang na nga lang isero nila yan. Kulang na nga lang hindi talaga na nila bigyan ng OBP. Ang Office of the Vice President. Tapos sasabi mo namumudmud ng pera. Ang baka masama nito, baka biglang lumabas na kaya pala mo to ginagawa dahil hindi mo na nagagawa yung ginagawa mo noon. Kaya ka lumabas ngayon. Gago! Ayan oh. Ayan oh. Oh, ha? Oh. Oh, lakihan natin. Ano ba to? Oh. Oh, ito yung ebidensya pala. Laban kay dito sa kay Miranda, Mercado. Oh. Oh, ano to? Legazpi Village, Makati City. Oh, ito yung ebidensya na sinasabi ni BP Sara. So hindi ko na babasahin sa inyo bukod sa English yan, no? Mahihirapan tayo. So dito may nagsabi, so ito pala yung time na nagbabala si BP tungkol sa mga nagsusulisit. And oo nga pala, no? Oo nga pala, sinabi pala to ni BP Sara dati na about dito sa nagsusulisit na to. Ayun nga, natandaan ko nga. May natatanda saan bang ano yun? Saan bang press con yung sinabi ni BP Sara na parang nagbabanta siya dun sa ano na siguro nakahalata si BP Sara na lalapit to sa mga anti-Duterte para mag ano, syempre alam nyo na. Ewan ko bakit ang daming ano, no? Ba't ang daming bulag sa ano? O eto, basahin natin yung mga comment ng taong bayan. Sabi ni Roman Paribo, kung yun namumuno sa atin pag magsinungaling walang katagol-tagol, kaya kumuha rin ng sinungaling na testigo. Ayan, oh. Lahat na lang ng ahensya ng gobyerno, kinakalaban ng BP natin, ganun na ba sila kadesperado? Ganun naman talaga. Ano tong video na to? Sino naman to? Young guns na naman to, ah. Oh, eh no, daming comment do dito na ano na ng taong bayan mapatungkol diyan. Ano naman to? Oh, ito pa ata. Oh, just giving former DepEd, ito yung ano ata, yung ewan ko kung ano yung hype na yon, pero ito yung mga komento, no. Yun lang. May ebidensya sa iyo kaya pala natanggal ka. Eh may nung masakit diyan. Oh, nakakaalarma na ito. Grabe na. Desperado at panggigipit ang kanilang ginagawa sa kaisa-isa nating leader na may puso sa may hirap. Masang Pilipino. Anong plano nyo? Tayong mga mamamayang Pilipino ang may karapatan dahil tax natin ng gumagana. Tayo ang hakbang bago pa, humakbang na tayo bago pa mahuli ang lahat. Kilos na. Oh, yung sinasabi ng taong bayan. Kaya nga yung mga impeachment na yan ni ano, nito, yung impeachment na yan ni Bungalon na sinasabi niya, may paglalagyan kayo diyan. may paglalagyan kayo diyan, kaya mag ano lang kayo, isi-isi lang kayo, ha, baka bumalik sa inyo. Ang hirap bumalik ng karma, tandaan niyo yan. Nasa huli ang pagsisisi. Samantalang, eto na. Oh, heto.
May video akong ipapanood sa inyo. Ito to. Ito to. Hindi ko na lang ipi-play yung sounds kasi baka tayo ay machupulangkot, baby, come on. Gago! Ito po, no? Ito yung congressman na naghahamon kay BP Sara ng lie detector. Oh, kakasaka ba? Take lie detector test. Kung Jun, Dares, BP Sara. Ito, panoorin natin. Ito, sabi niya, kung talagang sa puso ni BP Sara Duterte, feeling niya, nagsasabi siya ng totoo, mag lie detector test na lang silang dalawa. Gago! Dahil nakakapal ng mga mukha nitong mga buhaya na to. No? Zambales First District Representative. Kapangalan pa kita, okay? Kung Jun. Ano na, Kung Hun, Kung Jun. Ako, parang spy to ah. Bakit may Chinese dito? Pang Chinese tong apelido na to ah. Diba? Pang Chinese yan ganyan eh. Ano, Koreano? Ang lakas ng loob nitong mga to na makapagsabi na ano, no? Na tawag dito na ang lakas nilang loob nila nung una, impeachment. Sabi nila, buwaba ka na sa pwesto mo, BP Sara. O ngayon naman, lie detector. Ano, serapi tulpo. Gago! Laging si lie detector test. Baka mamaya kayo gamitan ng ganun ni BP Sara, hindi kayo kumasa. Play. Ano pa? Ano pang ano niya rito? Ayun ba lang ba? Mukhang walang ibang... Ito. Hindi na kailangan pang mag-deny at manira sa press code. Gago! Si BP Sara pa ang nanira sa, sa press code? Kupal ka ba? Gago! Si BP Sara ang nanira sa press code? Sino ba unang lumabas? Diba si Gloria ang unang lumabas? Diba? Si Gloria ang unang lumabas, hindi si BP Sara. Nagsabi na nga si BP Sara eh, na wag siyang hamunin ng mga to. At ilalabas si BP Sara ang tunay na baho. Ngayon na lang na inilabas na at lumabas na ang tunay na baho nito ni Gloria, sasabihin mo na wag manira, wag mag-deny, ha? At manira sa press con. Paanong paninira yung may ebidensya? Yung ebidensya ni Gloria Mercado, parang ang sarap itapon sa basurahan eh. Ha? Anong manira? Yan ang hirap sa inyo kapag nabubuko kayo. Ngayon, sasabihin nyo, lie detector test. Ulul! Ano pa sinabi nitong iba? Hina natin. Kung wala na, yun lang. Hindi na kailangan mapag-deny at manira. Kung wala namang tinatago si BP Sara Duterte, walang issue sa pag-take ng lie detector test. Gago! Sige, papayag kami. Sige ha, yan ang gusto mo. Sige, papayag kami na magpa-lie detector test si BP Sara. Magpa-hair follicle test muna si Marcos. Gago! Okay. Okay. Go. Ano, game? Urong bag mo, no? Ito yung si Manu eh, si Boy Palseto eh. Yung ano, bayan ka na tao, bayan. Siya yun eh, sa viral video. Hindi, ganun nga. Sige, payag kami. Sabay. Game. Ano, ha? Sabay, magpapalay detector test si BP Sara, magpapa-hair follicle test si Marcos Jr. ng live. Game. Ano? Ha? Basta yung lie detector test, hindi manggagaling sa inyo. Hindi manggagaling sa inyo, malay natin. Unang-una, yung lie detector test na yan, medyo hindi ka panipaniwala yan dahil machine yan. Ha? Hindi katulad ng hair follicle test na nanggagaling mismo sa katawan ng tao. Ang dami niyong cheche-bureche kung ang hinihiling na, nangihingi kayo, nanggahamon kayo, di ba? So, may karapatan din kami na maghamon sa inyo. Ngayon,
magpa-hair follicle test ang lahat kayo na nakaupo sa gobyerno. Oh, sige, hindi na si Marcos. Oh. Lahat kayo. Hindi lang si Marcos, ha? Dapat lahat kayo magpa-drug test. Magpa-hair follicle test. Tingnan lang natin. Ang lakas ng loob mo mag-utos kay BP Sara. Sino ka? 1 million na bumoto sa'yo? Ganyan na. Eto ha, what if na lang kaya kung sila yung nasa katungkulan ng isang Sara Duterte? Gaano kaya kayayabang itong mga to? No? Ang lulupit siguro ang kayabangan nitong mga to. Tuloy pa natin. Oh, yun lang ba yun? Marami pa ba yan? Oh, pukpok mo yung lie detector test sa ulo mo. Wala na, mukhang yun lang ata eh. Wala na, yun lang. Tangin na. Kami pa yung gagaguhin mo, ha? Hindi mo kami kilala, Chong. Nako po. Kung atupagin nyo yung lie detector test na yan, eh, unahin nyo muna yung ano. Unahin nyo muna yung tawag dito. Unahin nyo muna yung hair follicle test nyo dyan. Nang lahat kayo na mga nakaupo sa gobyerno. Inyo kaming hamuhamunin ng lie detector test. Ulul, di kami, ano ka, rapid tool po? Oh, eto, palakpakan. Palakpakan. Sorry. Palpak witness laban kay BP Sara, nag-lock agad ng profile. Gago! Oh, bakit na walang lock ng profile? Ah, malamang sa malamang, tinawagan na naman to. No, ma'am. Viral ka ngayon sa social media. Sa Facebook, TikTok, at YouTube. Aba, mahirap yan. Baka matulad ka kay Abante at kay Kimbo na nabisto ang mga baho dahil sa kanilang Facebook page or Facebook account. Mag-lock ka na. Bago hindi pa huli ang lahat. Ang galing ko, no? Alam ko kagad, eh. Sanay na ako sa mga ganyan. Yung kontak-kontak. Tawag-tawag. Okay, play. Oy. Talga ng baho ng matandang mukhang perang si Gloria Yumamil Mercado at ang kanyang pamali-maling script laban kay Vice President Sara. Nako po, nag-lock na nga. Oh, wala na, lockid na. Gago! Oy, walang ganyanan. Ba't kayo nag-lock ng mga account nyo? Oh. Walang ganyanan. Yan ang hirap sa inyo, nag-lock agad eh. Hindi ba pwedeng ano, ma-expose yan ng pero alam ko ha, kahit nag-lock ng account to, alam ko, may lalabas at lalabas dyan. May mga may nauna na. May nahalungkat na yung mga marites dyan. Oh, mustahan tayo, ano, bukas ang mga lawa, may lalabas na baho to. Okay. Abay, nag-lock na ng kanyang profile ng kanyang Facebook account. Pero bakit? At ano nga ba ang naging dahilan kung bakit palpak ang naging script ng matandang mukhang pera na ito? Ay bilangan kasi na siyam na envelope ang kanyang sinasabi na naglalaman daw ng 50,000 pesos each. Napapasok pa ang ikasyam na envelope sa kanyang pag-alis. Ibig sabihin, umalis na siya ay binigyan pa siya ng VP Sara ng suhol. Dun pa lang, halata mo ng scripted. Boom! Sa ka nakakita nun? Umalis ka na, tapos bibigyan ka pa ng suhol. Ano yun? Bobo din eh. No? Sorry ah. Narito pa ang paliwanag ni Teo Moreno. Gloria Mercado is lying. Facts of her testimony. Number one, she claimed that she has been receiving envelopes since February 2023. Coinciding with the time she assumed the concurrent role as head of procurement. Number two, she asserted that she did not open any of the envelopes because she felt uncomfortable. By the time of her departure, all 9 envelopes remained intact and untouched. Upon her retirement, she requested an exit call with the intention of returning the envelopes. She failed to return those and sought advice on what to do. 3. She was allegedly instructed to donate the contents to an NGO, which she proceeded to do. It was at this point, upon opening the envelopes in front of the people whom she donated such,
that she discovered each contained may pag-anon pa eh, no? Amounting to a total of 450,000 pesos for the 9-month period. Issues. Number one, if she claims that the envelopes were unopened, how could she have received advice to donate them without knowing their contents? Raises the question of why she would be advised to donate something when there was no certainty about what was inside. The envelopes could have contained something other than money, such as letters of appreciation, for example. Two, if she felt uncomfortable with receiving the envelopes, why did she continue to accept them for a period of 9 months? Tama. Such an extended duration, 9 months, would have provided ample time to seek clarification regarding their contents or purpose, especially if she believed there was something improper or suspicious about them. Failure to do so over such a lengthy period raises questions about her intentions and credibility of her claim. 3. She stated that she donated the envelopes to the NGO and received a receipt indicating a donation of 450,000 pesos. However, this raises the inconsistency that if the envelopes were indeed donated, how does she still have them in her possession to present them before the House of Representatives? Boom! This contradiction requires clarification. Conclusion. The script is not well written. They could have hired a better director and scriptwriter. Oo nga, sa susunod kasi, ilabes na kasi namin inulit yan, nakapagganyan, kumuha kayo ng maayos-ayos na director. Gago! Kaya laging palpak yung palabas nyo eh. Hindi na nanalo ng Oscar Award dahil sa ganyang pinaggagawa nyo. Kulit nyo eh. Palatado eh, no? Oh, scripted. Make it more believable. Ginagawa lang nilang tanga ang taong bayan. Ginagawa nilang taong bayan? No. Ginagawa nilang tanga ang sarili nila. Gago! Dahil alam ng taong bayan na scripted yung mga pinaggagawa nila. Consistent. 9 envelopes for 9 months from February 2023 to September 2023. 8 months lang naman ang counting nun. E may sobrang isang envelope. She already donated the envelope to NGO with the receipt. Then how come daladala niya at binigay sa committee? Paano na-receive yun, no? Paano na-receive yun? Ano nangyari dun? Ano yung bumalik ulit sa'yo? Oh, ito. Agad na sinagot ni Vice President Sara Duterte ang aligasyon ni former DepEd official Gloria Mercado tungkol sa siyam na sobrang... Tapusin lang natin ito, tapos lipat tayo kay Ping Lacson, ha? Sa mga maanghang niyang sinabi. Pagsusupalpal niya dun sa mga tulongges. Oo, na buwabanat kay BP Sara. Na natanggap mo nito mula sa Office of the Vice President. Ay, hindi, napanood yun na to. Ito na lang. Oo, yung kay Ping Lacson, ito to. Kung maganda-ganda tong kay Ping Lacson na to, panoorin natin. Oo, oo. Yung diratukay namin sa floor, hindi kasama yung 75 billion na yan. Mm-hmm. At mabuti naman, si Pangulong Duterte noon, binito niya hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion kasi may nasilip pa silang ibang halaga na hindi kasama doon sa na-ratify ng both houses. Uh-huh. Eh, ang nangyari kasi kung susundan natin yung mga pangyayari, medyo hindi maganda yung naging sagutan ng una. So ako sumasangayin ako kay Congressman Marcoleta saka kay Congressman Ungab na maski pa paano, i-honor yung time-honored tradition. Minsan, meron pang ginagawa na enroll bill na ratify na, pagka na-print, binabago pa, yun talagang anomalous. Yun ang masama dun. Ang constituents niya. Mm-mm. Maganda yung kanyang pamamalakad sa Bambang. They really like actually. Her. Oh, oh. Yes. Kung sa two highest officials, kasi kilala talaga kayo na bumibusisi talaga ng budget, diba? Forward natin. Pero pag na. Signal. Okay po. Sige po. Signal. Okay. Kasi mobile nga. Yung National Expenditure Program, yun ang President's Budget. Pag pinadala sa Kongreso, ang ilalabas na bill
kukopyahin lang yung NEP, no, yung General Appropriations Bill 1, ang tawag namin doon. Pagka nagkaroon na ng mga amendments at ipapasa to sa Senado, ang tawag na namin doon, General Appropriations Bill 2, meaning nagkaroon na ng mga amendments ng mga pagbabago. Hindi na to yung original na National Expenditure Program o President's Budget. Ang masama, di natapos na yung mga pagbinig sa lower house, upper house, at magbabicam na. Yung Bicameral Conference Committee, yun ang tinatawag. Nako, ayan na naman. Yeah. Senator, pwede niyo po, Senator Ping. Senator Ping, ayun siya naman. Senator Ping, pwede ba natin ma-ano ulit? Senator Ping. Ayusin lang natin yung linya. Ayusin mo naman. Nagbablog kami. Po, nag-video na sa Bicam. Ayun, hindi na yung plenaryo eh. Yung pigusa sa plenary, buong ano yun eh, buong house yun. Buong kongreso, buong senado. Pagdat sa Bicam, mga 15 lang yun eh, mga representatives. Pero nababago. Ang masama pa nito, nagkakaroon lang ng formal opening ng Bicam. At napaubaya na, parang binibigyan ng authority ano ng Marcoleta. Members ng Bicam. Ay, may breaking news ha. May susunod tayo dito ha. Puntas ito. Both houses. Yung chairman ng appropriations at saka ng finance committees ng House and Senate. At silang dalawa nalang nag-uusap halos. Oh. At yung siguro kung iba yung mga kalya doon la. Oh. At isa pang masamang naging practice. Anong iba? Lupit mo rin, Senator Ping, ha? Natapos na yung bicameral conference, na-ratify na. Kasi pagkatapos ng ma-approve yung lahat yung bicameral. Ibig sabihin, Senator Ping, maling-mali pala yung ginawa dito ni Paduano. So madaling salita, parang epal lang talaga siya dito. Conference committee na output, ano? Babalik yan sa both houses, iraratify yan sa floor, sa plenaryo, na pinapayagan ng lahat ng miyembro, majority, na yun na yung final version na i-enroll, tawag natin enrolled bill, papunta Malacanang. Minsan, meron pang ginagawa na enrolled bill na, na-ratify na, pagka na-print, binabago pa, yun talagang anomalous. Ay, so, hindi na po pwede, pero ginagawa pa rin yun. At ang sa aking information, itong sa 2024, mukhang merong 29 billion, 29 plus billion, na bago doon sa pag-enroll sa enrolled bill. Okay, sige, dito nyo na lang panoorin nyo sa Net25, pero eto, may babalita ako sa inyo, breaking news. So, nako po, hindi yan siguro breaking news to dahil ano. So, eto, panabasahin natin, 6 hours ago. Oh, tinanggal na sa pagiging membro ng 5 makapangyarihang komite sa mababang kapuluan si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Nako po. Ayon kay Marcoleta, inalis na ako kagabi before the house went for a break but English to. Ito nga ayoko dito, English kasi. Ay nako, wala na. Finish na. Oo. Oh, yan kasi, yan yung sinasabi natin, ah. Yan ang presidente namin, si Junior, may puso. Yung Junior. Malasakit sa kapwa, may awa sa mahirap, may prinsipyo at paninindigan, higit sa lahat, bangag at may sayad. Gago! Gago to si, ano to si pangalan nito? Si Francisco Gibi. Gago talaga. Yan, masahin natin ulit, ah. Yan ang presidente namin. Si Junior, may puso, may malasakit sa kapwa, may awa sa mahihirap, may prinsipyo at paninindigan. Higit sa lahat, bangag at may sayad. Ayop ka, Francisco. Gago! Ay, naku po. No, nagpapahalata na talaga ang garapala ng ginagawa dyan sa Congress. Wala na tayong magagawa eh. Sinabi na sa inyo na, sinabi na sa inyo na kapag hindi nila kalyado, tanggal ka. Pag hindi nila kalyado, sibak ka.
Oo, talagang ano ka, talagang tinatawag na parang hindi sila kampante sa'yo. Dahil hindi ka nila kaliyado. Wala tayong magagawa. Ang alam naman natin, yung leader nila dyan sa house hearing na yan, sa mga committee na yan, ay si Buaya, Haring Buaya to. Kaya wala tayong magagawa dyan, no? Wala tayong magagawa dyan dahil alam naman natin na ano, na tawag dito na siya ang nagdideklara niyan. Walang magagawa dyan si Marcoleta. Ito, no? Siguro sa ano, sa ibang video na lang natin pag-usapan tong about sa pasabog ni BP Sara. May hawak siyang video. Gago. Oo, siguro sa susunod na lang natin na vlog to, no, pero hindi natin ibubukod natin siya para mahimay natin siya ng gusto, no. So 'yun, anong may ko-komento niyo sa mga napag-usapan natin, i-komento niyo lang po diyan sa baba. Syempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So 'yun, maraming salamat. Ingat ko po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan, pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.